Hi, good morning mga meme. This is Rico Mori and welcome back to my channel. Ngayong araw pong ito ay gagawa tayo ng isang video o magshare tayo ng isang ritual na pwede nating gamitin pang attract ng mga positivity at swerte sa loob ng ating bahay. Opo mga meme, at ito'y maaari din natin gamitin pang taboy ng mga negativity at lahat ng kamalasan na nasa loob ng ating pamamahay. O so yun mga meme, kayo ba ay lagi na lamang inaalat pa rin hanggang ngayon at kayo parang hindi pinapasok ng mga positivity at ng mga swerte at kayo dinadaan-daanan lamang dyan. Katulad ngayon mga meme, ngayon ay total lockdown pa rin at tayo talagang nasa enhanced home quarantine pa rin at talagang kayo ba ay binigyan na ng ayuda ng inyong mga LGUs at ng inyong mga barangay. Kayo ba binabigyan na po ng mga ayuda at mga relief goods, baka naman kayo ay dinadaan-daanan lang dyan ng mga relief goods na yan. Katulad dito po sa amin, mga meme. O siya, yan ay kukontrahin natin. Yang mga negatibong yan ay paalisin natin at para pumasok naman ang positivity sa ating mga bahay. Kung gusto nyong malaman kung ano ang ritual na ito, ay panoorin nyo po ang video kong ito. Pero kung kayo bago pa lamang sa channel kong ito, ay huwag nang mahiya. Mag-subscribe at i-click po ang aking notification bell para ma-updates po kayo kapag may mga bago akong uploads. Kasi dito, suswertihin kayo! Meme, kumusta kayo dyan ngayon? At ito'y total quarantine pa rin ang ating naranasan ngayon. Sus Mar Joseph, lockdown pa rin mga meme. Kayo ba hindi pa rin makalabas at kayo batong-bato na ba talaga sa inyong mga pamamahay? Pwes, mayroon akong i-share sa inyong ritual na ito para gamitin natin pang-attract naman ng positivity at mawala yung pagkaburyong-nyong yan sa loob ng inyong mga pamamahay. Kasi nagsisimula na pati ang summer at mainit na, sobrang init na sa Mar Joseph. Ay ako po ay talagang hindi na makatiis at talagang ako'y laging katabi ko ng aking mahiwagang electric pan na maliit. At talagang sobra talagang init ngayon mga meme. Kaya kayo huwag na rin maglalabas kasi nga ibawal pa nga. At baka kayo ma-stroke pa sa sobrang init. At iwasan nyo talagang pumunta sa mga public kasi nga ay extended pa rin ang ating home quarantine o lockdown. Ako, mag-ingat-ingat kayo mga meme. Ngayon nga ay gagawa tayo ng isang ritual na maaari natin gamitin na pangtaboy ng mga negativities dito sa loob ng ating bahay. Kung kayo pakiramdam nyo, kayo lagi pa rin inaalat at talagang kayo parang nilalampasan lang ng swerte. Katulad nga ngayon, kayo ba'y nabigyan na ng ayuda ng inyong mga LGUs dyan at talagang kayo ba ay nabigyan na ng relief man lamang o ng mga groceries na pinamimigay ngayon, di ba? Abay, meron na ha. Okay, baka kayo hindi pa nabibigyan. Umantabay na at baka kayo nalalampas-lampasan na at kayo baka natutulog sa pansitan. Ay nakoy, mag-abang-abang na kayo kasi pinamimigay na ang lahat ng mga ayuda ng gobyerno. Yung 5,000 to 8,000 na tupad amelioration fund na pinamimigay dun sa mga formal tsaka non-formal na mga tao, yung mga employees o yung mga hindi employees, yung mga non-formal sector. Kabilang ba kayo o kayo ba'y kasama doon sa formal, yung sa dole naman yon. Kung kayo sa formal, yung sa dole ang sa inyo, yung sa employee ninyo, yung mag-aasikaso. Kung kayo naman ay yung mga tipong mga nagtitindan sa mga palengke, mga tricycle driver, yung mga nagtitinda ng mga balot, mga pedicab driver, ganun, yung mga no work, no pay, kaya sama kayo doon sa tupad. Kayo ay bibigyan ng amelioration fund na ayuda ng gobyerno at kayo ay bibigyan ng 5,000 to 8,000 pesos. Depende sa area ninyo, mga meme. O so, yung ba kayo nabigyan na noon? O kayo ba ay nalampasan lang ng nangangati mata ko. May pumasok na kitikite, lintik na. Ayan, yung katulad yan. Ayan ay malas, mga meme. Kasi ako ay talagang ato, putlang-putla na ako. Tinan niyo ang mukha ko. Kaya hindi na nakakapagpa-araw. Kasi nga ay bawal tagal lumabas. At ako'y hanggang dyan lang sa bakuran. Kaya ako ito niyo para akong putlang-putla at ako'y hindi na nga naarawan, mga meme. O so yun.
gagawa tayo ngayon ng isang ritual na pwede natin pang-attract naman sa swerte, mga meme. Opo, ito ay napakabisang ritual para tayo maka-attract ng positivity kasi ito po ay lagi kong ginagawa sa shop ko. Pero ngayon nga po ay sarado rin ang shop kasi nga total lockdown nga, bawal talaga maglalabas at bawal mag-galagalat, bawal magbukas ng lahat ng Susmar Joseph. Ako nga eh, dito ay para na ako ditong tanga. At ako, ako'y wala nang magawa dito sa pamahay at lahat ng paulit-ulit na ng palabas sa KBO, paulit-ulit na lamang yung unforgettable, yung unbreakable pala, ay ilang ulit ko nang napanood sa KBO, Susmar Joseph. Ayun, ay ganyan ay gagawa nga ako ng isang ritual na pwede natin gamitin. Kasi po ay ginagawa ko sa aking shop. Kapag yung matumal na matumal ang benta, halimbawa, para pumasok ang positivity, ako po ay nagagawa ng ritual na ito. Ang gagawin niyo po mga meme ay magsindi po kayo ng green na kandila. Katulad nito, ito po. Yan. Ito po ang green na kandila. Ang gawin niyo po ay tuwing, halimbawa, every morning, magsisindi kayo ng kandila. Yung green na kandila. Pwede rin naman pong puti kung walang green. Pero kung kayo may business at sa pagkaperahan, pangkaperahan po ang pakay ninyo o ang inyong i-enhance ay green na kandila. Mas maganda yun mga meme. Pero kung sa bahay naman, pwede na rin siguro ang puti. Pangkalahatan na po yun. Yan, magsisindi po kayo ng kandila. Siyempre, bago tayo humiling ng, bago tayo magsindi ng kandila, hihiling muna tayo sa ating kandila. Tapos dadasal tayo kung anong gusto natin. Halimbawa, liwanag ng ating buhay. Yan, bigyan tayo ng liglig, siksik, at umaapaw na kasaganaan sa buhay. Yung mga ganun. Yung pangkalahatan na yung very prosperous, successful life at maraming blessings na dumating. Yung ganun. Sisindihan natin ito at habang ginagawa natin ng ritual na ito ay hahayaan natin siyang nakasindi. O yun, mga meme ha. Ang ingay na naman ni Baste, Susmar Joseph. Ingay mo. Ang ingay ni Baste, kasi siguro may nakikita namang pag-alagala dyan sa subdivision. At talaga ngayon itanghaling tapat. Anong oras na? 1:20 po ng tanghali. At ang init-init nga sa Susmar Joseph. Kaya ang aking mahiwagang electric fan ay nandito sa tabi ko. Kaya lang medyo magabo. Kaya may puwang pumasok sa mata kanina. Lintik na. O so yun mga meme. Ano ba yung ritual na ito? Alam nyo ba ang ritual ng dahon ng as is? Opo. Itong as is ito ay kinuha ko dyan sa bakura namin. Ang gawin nyo mga meme, naniniwala ba kayo dito sa dahon ng as is? Alam nyo ba ito? Napakabisang ritual. O napakabisang panghatak ng positivity sa inyong bahay. Kung kayo halimbawa pakpakramdam nyo kayo alat na alat at lagi na lang kayo parang nilalampasan lamang ng swerte sa inyong araw-araw na ginagawa at talagang parang lagi na lang parang sablay ang inyong mga atake o inyong mga pakana, ay ito ang gawin ninyo. Magsabit po kayo ng dahon ng ases. Yan po, pumuto lang po kayo. Dahon ng ases. Mas maganda po kasi kung kayo ay may sariling tanim na dahon ng ases o yung puno ng ases sa inyong bakura. Kasi alam nyo ba na ang puno ng ases ay napakaswerte. Hindi siya damo. Ang tingin kasi nung iba ay damo ito. Parang masukal kasi ito ay pag lumaki. Pero alam nyo ba na kapag kayo ay nakapagpasibol ng puno ng ases sa inyong bakuran at ito'y napalaki ninyo, napaganda ninyo yung tubo niya at ayusin ninyo. Huwag lang parang sukal-sukal. I-trim ninyo, ayusin nyo, palakihin nyo yung puno, patabain nyo. At habang ito ay namumunga ng ganyan, pula kasi ang bunga nito mga meme, ito ay maghahatid sa inyo ng swerte. Kasi alam nyo ba na ang as is ay sinasabi ng matatanda na talagang nakakapag-attract ng positivity. Kasi ito po ay pag kiniskis nyo ay talagang nakakatanggal ng dumi. Diba nung, di nyo ba naalala na nung sa school tayo noon ay may mga desk, tayo pinagdadala ng mga teacher ng dahon ng as is. Kasi ito'y panlinis. Kahit sa kahoy, ito'y ikut-kut mo o sa ilalim ng kaldero, talagang matatanggal. At yun din po, ganun din po yung lahat ng negativities ay natatanggal niya. At dahil siya ay parang pag kinutus mo ay dumidikit siya sa ating damit. Didikit sa inyo ang positivity naman at magtatanggal ng negativity. Yan ang power ng dahon ng ases. Totoo yan mga meme. Kaya magsabit kayo nito sa pintuan ng inyong bahay, sa harapan, ay magsabit kayo ng ases. Kung talagang parang pakiramdam nyo kayo alat na, magsabit kayo nito.
Pero yon, bago yon, ako po ay gumagawa ng ritual. Bago yon ay nagsisindi po muna ako nitong aking mga sage o itong ating sage stick. Tayo nag-smudging muna ito. Kanina po umaga, nag-smudging na ako. Ito po yun. Ito yung ating homemade na sage na ginawa ko nung sa una kong video. At ito po ay pipakita ko sa inyo ngayon. At ito yung sinisindihan ko po kapag tuwing araw ng Martes at Biyernes. Ngayon po ay Martes, kaya ako yung nagsindi kanina para mataboy natin ng ating mga negativity sa loob ng ating bahay. Magsindi kayo doon. Pwede rin kayo mag-incense, yung mga Chinese incense sticks, yun, magsindi kayo noon. Pero pwede rin ito, or ang ating pinakamabisang dahon ng laurel. Magpauso kayo noon para mawala ang mga negativity sa loob ng ating bahay. At ito pa yung pinakahuli. Naniniwala ba kayo sa power ng... Ito po. Ano to? Hindi to kape, mga meme. Ito ay ang buto ng atis. Kagabi po kasi ay namitas ako kagabi ng atis dyan sa labas. Kasi puno kami dito ng atis sa harapan ng bahay namin. At ako po ay nangain. At ito po ay nakuha ko ang mga buto niya. Ayan. Alam niyo ba na ito ay napakabisang pangontra sa malas? Opo, mga meme. Ang gagawin niyo po ay kukuha po kayo ng 7 pirasong buto ng atis. Yan po. Alam niyo ba na ito ay napakabisang pangontra din sa mga negative elements o yung mga negatibong espiritu na pumapaligid sa atin o yung mga palipadhangin o yung mga sumpa o yung mga negatibong enerhiya ay takot dito o yung mga kulam at barang. Opo. Pero ito din ay nakakapagtaboy ng lahat ng kamalasan. Ang gagawin niyo po, ang mga meme, ay kukuha kayo ng 7 pirasong buto ng buto ng atis. Mas maganda po kung yung ang buto ng atis na kukunin niyo ay yung kayo mismo ang kumain, kinain niyo halimbawa, tas after that, kunin niyo ang buto at ito ay hugasan niyo, patuyuin sa sikat ng araw. Pagkatapos, kukuha kayo ng 7 piraso at ito ay ilalagay niyo sa isang maliit na telang pula at ito'y babalutin niyo. Pero bago kayo gumawa nito, ay dapat kayo ay talagang taos sa puso ang inyong pagganap at ito ay riritwalan nyo, dadasalan ninyo na para magbigay sa inyo ng positive energy at talagang umepekto sa inyo. Pero kung kayo nga, disclaimer nga mga meme, kung hindi naniniwala sa mga gantong gawain, ay huwag nyo nang tangkaing gawin kasi ito ay hindi rin iepekto sa inyo, mga meme. Sabi nga ng ating mga idol dito na mga talagang batikang na mga nag-share ng mga ritual dito ay huwag niyong gagawin kapag hindi kayo naniniwala at talagang hindi taos sa puso ninyo paggawa ng mga ritual na ito dahil ito ay hindi talaga iepekto sa inyo. Pero alam niyo ba na kapag ginawa niyo ang ritual ng atis na ito, ng buto ng atis na ito ay talagang sinasabi ko sa inyo, ito ay talagang nakakapag-enhance o makakapagbigay ng mga positive energies sa atin. O diba? Ayan. O siya mga meme, yun lang po. Gawin ninyo ito tuwing araw ng Martes o Biyernes. Kumuha kayo ng 7 piraso ng buto ng atis at ito po ay ilagay nyo sa isang telang pula at ito po ay tahiin ninyo at gawin nyo unton at yun po ang ilagay ninyo sa bulsa ninyo at nakikita nyo yung epekto nito sa inyo. Maganda rin po ito sa mga mahilig magsugal o yung mga manunugal katulad ng mga kilala ko. Ito'y talagang tinuruan ko sila na ito po ang mabisang-mabisang pang-ingganyo na para kayo ay manalo. At talaga namang sabi nila, epektong-epekto talaga ang buto ng atis at saka yung isa pa yung pong dahon ng kaimito. Kung kayo mahilig talaga magsusugal pero kayo iba walang sugal kasi total lockdown nga mga meme ay kung kayo, pero kung kayo magsusugal, mahilig kayo magsugal, maglay kayo ng mga kahit 3 piraso lang na buto ng atis sa bulsa ninyo kapag kayo'y magsusugal at maglagay kayo ng isang dahon ng kaimito. O, diba? Alam nyo yun? Ngayon nyo lang nalaman yan. Isang dahon ng kaimito at 3 buto ng atis sa bulsa ninyo bago kayo pumunta sa sugalan. Halimbawa, kayo mag-41 o kayo mag-totong age o kayo magsasakla o kayo pupunta sa kasino sa ano, katulad ng mga kilala ko, talagang dumadayo pa talaga sila sa Resorts World, social. At kaya gustong-gusto pang isama, sabi ko, bakit? Galit ka ba sa akin? Bakit mo ko sasama sa sugalan? Kasi di ba sabi nga, kapag meron ka daw kagalit o may kaaway ka, at kung gusto mo talaga sila ay, kung galit ka sa isang tao, isama mo daw sa sugalan.
at makikita nyo, talagang pag na-addict yan, eh, yun, di ba? Pero huwag nyo gagawin nyo kasi masama nga yun eh. Yung mga masamang intensyon sa kapwa ay hindi maganda yan, mga meme. Ang itinuturo natin dito ay puro mga positivity. At yan, mga meme, kung kayo ay mahilig magsugal, magmadjong, 41, o sakla, o tong eats, ay magdala kayo ng buto ng atis. Tatlong pirasong buto ng atis. Pero kung pang positivity naman, halimbawa sa may negosyo kayo, business, o kung kayo may mga transaction, talagang para dumaloy ang swerte sa inyo, maglagay lang po kayo ng 7 pirasong buto ng atis sa isang unton na kulay pula at ito ay ilalagay niyo sa inyong bulsa. Yan, mga meme. O siya, mga meme. Kung nagustuhan nyo ang aking video ito, ay pakiclick na lang po ang aking subscription buttons at iclick nyo na lang po ang aking notification bell para ma-updates po kayo kapag may mga bago akong uploads. O siya, mga meme, stay safe and stay happy at huwag na kayong lumabas dahil may COVID-19 pa nga. O siya, mga meme, bye!